Hello, Oscar. May bago akong balita. Makinig ka na lang. Hindi mo na kailangan sumagot. Napakaliit ng Pilipinas, Oscar. Kahit sang sulok magtago si Lacardo, mahahanap at mahahanap namin sila. Mukhang mahuhuli na ni Arturo si Lacardo. At yun na ang katapusan nila. Pag namatay sila, syempre, magagawa ko na lahat ng plano ko. Ang mga negosyo ko, ang drug cartel. At ako, bilang presidente. Arturo, sabutin mo. Sir, si Madam Lily yun, di ba? Ba't di niyo po sinagot? Ayoko na muna sagutin si Madam. Gusto ko, next time na sasagot ako sa kanya, yung meron na akong magandang balita. Madam. Augustus, ano nangyayari? Bakit hindi ako sinasagot ni Arturo? Di silang po si Secretary Padua, Madam, sa pag-follow up ng mga tao niya. Pero on the way na po sila, Madam, para mahuli sina Arevalo at Olegario. Sabihin mo kay Arturo, sagutin ang tawag ko. Yes, Madam. Sana nagka-problema. Sana hindi magtagumpay ang mga planning mo, Lily. Daddy, parang hindi sumasagot si Bong sa telepono niya eh. Yun nga bang sinasabi ko eh. Baka isinubo mo ng kaibigan mo sa kapahamakan, Daddy. Magaling ang mga kasama ko sa media. Lalo na yung si Bong. Malinis siya magtrabaho. Pero siyempre, kasama sa trabaho ng journalist ang peligro. Ano balita? Sir, hanggang sa ngayon, hindi pa rin dumadaan sila Teddy sa mga checkpoint. Tumawag kayo sa akin para sabihin lang yan. Ngayon, kung kinakailangan, i-lockdown ang buong Metro Manila, i-lockdown ninyo, basta't mahuli nyo lang yan. Okay, sir, pagpapatuloy namin paghahanap. Huwag yung itutuloy nyo lang, galingan ninyo. Mga inutil. Masama ang kutob ko. Baka para sa atin ang checkpoint na yan. Kung hindi man para sa atin ang checkpoint na yan, baka mamumukhaan tayo. Baka kailangan natin umatras mo, Teddy. Hindi. Hindi pwede.